Nirescue ng pulisya ang mga muni biktima ng human trafficking na nagtatrabaho sa isang compound sa Las Piñas. Kabilang sa kanila mga dayuhan. May unang balita si Bam Alegre. Tanamang umano ang human trafficking sa compound na ito sa Alabang Zapote Road sa Las Piñas City. Bitbit ang search warrant. Pinasok ng NCRPO at Intelligence Group ang mga gusali na nasa loob ng compound kanina madaling araw. Sa impormasyon na nakuha ng pulisya, nagsasagawa rin daw dito ng online casino, kaya kabilang din sa mga sumalakay ang PNP Anti-Cybercrime Group para sa technical assistance. Ilan lang ito sa mga gusali na target ng search warrant ng pulisya. Ayon sa dokumento, kabilang sa mga nais makuha at maimbestigahan ng mga otoridad, ang computer at social media data na makakalap dito. Nang pasukin ng pulisya ang mga pasilidad, tumambad ang maraming foreign national na may mga sariling kama at dito na rin naninirahan. This is initially a case of human trafficking. So just like yung operations namin sa Clark last May 4, doon nakarescue tayo ng more than 1,000 foreign nationals na allegedly victim ng human trafficking. So itong case natin ngayon is somewhat ganun pa rin. Itong mga victims natin, traffic victims natin, ay nirescue din natin from the operations. As of now, ang initially meron mga Malaysian, Singapore, Chinese, Vietnamese. So nag-i-interview din ako sa kanila kung ano yung participation nila dito. Pinababa sila at inipon sa building grounds para tiyakin na sapat ang kanilang immigration papers at para alamin kung ano-ano ang mga trabaho na pinagagawa sa kanila. Sa tansya ng pulisya, humigit kumulang 1,000 ang mga occupant ng gusali. How they were recruited, pare-pareho sinabi, yung Malaysian and yung mga nakausap ko, Malaysian, Chinese also, is sa Facebook, merong job posting. So yung job posting na yun, nire-recruit sila to work dito as yung mga nag-a-assist yata. So nag-a-assist sila sa online gaming. So yung whether or not kung yung sinasabi mo, kung pogo, iniimbestigan pa, ang hinahanap natin dyan is kami on our part is yung mga parang yung mga traces or evidence na ginamit siya sa love scam, sa investment scam, or cryptocurrency scams. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag ang mga nirescue na foreign nationals. Ito ang unang balita sa Las Piñas City, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.